Kinumpirma ng OFW advocate at dating Labor Undersecretary na si Susan Toots Ople ang alok sa kanya ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pamunuan ng bagong tatag na Department of Migrant Workers. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Ople ang pakikipagpulong kay Marcos. Nabanggit din niya sa kanya nito ang pangangailangan na mapangasiwaan ang bagong kagawaran para sa pangangalaga ng mga OFW. Nais rin umano ng Presumptive President na makalikha ng mga programa para sa pamilya lalo sa mga anak ng migrant workers. Dahil anya sa alok na ito na pagbabalik serbisyo publiko, nasa proseso pa siya ng konsultasyon dahil alam niya kung gaano kalaki ang trabaho at hamon na kakaharapin. Ayon kay Ople, kasama sa pagpupulong sa Marcos Residency, dating Labor Secretary Benny Laguesma, dating Congressman Anton Lagdameo at Attorney Vic Rodriguez. Si Laguesma ay inalok naman na pamunuan ng Department of Labor and Employment. Tinanong naman si Rodriguez kung handa si Marcos Jr. na i-adapt o kuhanin ang buong economic team ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot niya, "Let me put it this way. With an overwhelming mandate, allow us to let President-elect Bongbong Marcos have his own government and have his own governance while we respect the many good people that are serving in the present administration. I think we'll just give him enough space to define his government and to have his own governance." Sa ngayon ay patuloy ang konsultasyon at pakikipag-usap ng Presumptive President sa iba pang posibleng bubuo sa kanyang gabinete. Nilinaw rin ni Attorney Rodriguez na walang katotohanan ang naglabasan na umano'y listahan ng mga napiling cabinet members at mas mabuti niya na hintayin na lamang ang opisyal na anunsyo para sa mga bubuo nito. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.